Magandang araw muli mga ka-TH. Welcome back sa ating channel. At ngayon nga mga ka-TH ay pag-uusapan natin yung mga ginagamit ng ibang ka-TH natin o ginagamit ng ibang tao para mang scam. So ngayon nga mga ka-TH, dito sa Baguio ay ipapakita ko sa inyo yung isang tindahan ng mga minsan sinasabi nilang nahukay ng mga ibang ka-TH. So bago nga yun mga ka-TH, ipapakita ko muna itong isang napanood ko sa YouTube na sinasabing ito raw ay isang mga marker dito malapit sa katedral. So kung bago ka nga sa aking channel mga ka-TH, ay marami tayong mga videos regarding sa mga markers, yung explanation natin sa mga markers at kung paano ito basahin, paano i-apply sa ating mga sight. Meron din tayong mga compass reading, compass discussion mga TH. So una nga, tignan muna natin ito kasi malapit din lang naman sa pupuntahan natin. Then i-explain ko mga ka-TH kung bakit ito ay hindi mga markers. So simulan natin. Kung nakikita nyo mga ka-TH, kalsada yan. Yan, ito ay nasa taas ng Session Road dito sa Baguio, malapit sa katedral, Baguio Katedral. So may isang vlogger, do treasure hunter din daw, na sinasabing mga markers daw to. For example mga ka-TH, is ito. Ito ay isang natural stone. Kung nakikita nyo, hindi ito pwedeng maging marker kasi ito ay removable. Yan, ginawa lang upuan yon mga ka-TH para may tambayan ng mga tao. Ito rin, isa rin ito sa mga sinasabing mga markers dun sa vlog. Though hindi naman siya markers talaga, kung nakikita nyo is daanan dyan. Sa mga taga Baguio alam na to. Ito rin, mga natural stone, flat stone. Ginawa rin upuan yan mga ka-TH, mga century tree. I don't know, hindi tayo sigurado kung century tree yan. So straight nga naman ng pagkakatanim dyan mga ka-TH yung mga puno na yan. Tignan nyo yung matanda, ginawang upuan yung bato. So kung napapansin nyo mga ka-TH, ito diretso to sa katedral. Though alam naman natin na yung mga daanan talaga is nung una is tinatamnan ng mga punong kahoy yan dahil ginagawang silungan. Yan, para makulimlim ang daanan, tinatamnan. Kaya hindi ito pwedeng maging markers mga ka-TH. Do itinanim lang ito mga ka-TH para lilim. So kung pupuntan mo nga natin mga ka-TH, tara diretso tayo. Ito ang tumbok nito mga ka-TH is katedral, Baguio Katedral, na sinasabing doon sa vlog na ito daw mga puno rito and stones ay naging marker patungo doon sa Baguio Katedral. Sinasabing may treasure daw doon. Though pwedeng mayroon ngang treasure doon mga ka-TH kasi nga old church, pero hindi natin alam ang brief history ng Baguio Katedral. Ang point out ko lang dito mga ka-TH, ayaw kong manira, hindi naman sa gusto kong manira ng ibang vlogger. Ang point ko lang dito is malaman ng mga ka-TH natin ang pagkakaiba ng kung paano nagiging markers ang mga puno at mga stones. Yan po ang Baguio Katedral mga ka-TH. So kung napapansin nyo mga ka-TH, sa area na ito halos fully developed na yung lugar. Yung mga stone markers na sinasabi is nagalaw na yung mga yon, removable, kaliwat kanan ng daan. So hindi mo natin alam kung yung mga stones na yon is kung saan nang galing, kung galing ba sa daan dati or what.
Then yung mga punong kahoy, may punong kahoy pa ba na iba? So fully developed siya, hindi siya treasure mark, mga kateach. Yun yung pinapoint out ko rito. Though ayaw kong, kumbaga, ayaw ko namang magwalang kibo na lang kasi yung ibang cottage natin is naliligaw tungkol sa mga ganyan. So pupuntahan din natin yung bentahan ng pwedeng maging sinasabi nilang items na nahukay daw, cheche bureche, may sinasabi pang fit-fit na nalalaman. Ako mga cottage, hindi ako basta-basta naniniwala doon. Kaya puntahan natin kung saan yung bentahan. Dito sa Portabaga Mall, dito sa Session Road, merong bentahan dito ng mga antiques, mga ka-TH. So, puntahan natin. Dito mismo, mga ka-TH, Portabaga Mall. So, ngayon is March 14, 2021. Ito, yan. So, kailangan muna nating mag-fill up ng tracing form bago tayo makapasok sa mall kasi nga nasa quarantine. Hindi naman quarantine pero nasa protocol tayo. Sumunod tayo sa protocol yan. Kailangan nating fill upan bago tayo pumasok ng mall. Fill up muna tayo mga TH. Eto mga TH, gusto ko lang kayong imulat, no? So mga nakikita nyong do item daw, naghahanap ng buyer, nahukay sa ganito, ganyan, 50%, mga ganun pa sila, hanap sila ng buyer. Papakita ko sa inyo mga TH kung saan dito yung bentahan ng ganun. Pwede ko rin sabihin, sana, na ito, nahukay ko, bibili ako ng isa din, sasabihin ko nahukay from butas. Pwede ko lang sabihin yun. So tara, pasok tayo mga ka-TH. Dito sa Portabaga Mall, dito sa Session Road, Baguio City. So, temperature check muna tayo. Okay. Dito mga ka-TH, sa bungad lang, makikita mo na to, store na to. Pasok tayo. Ito, itong tinutumbok natin mga ka-TH. Kung nakikita nyo, yan. Ito, una, yan. Pwede lang sabihin, kung napapansin nyo, nahukay. Nahukay daw, though, nabili lang sa mga antiques, yan. Yan, jewel race, ayun. Kung napapansin nyo yan mga ka-TH, kulay gold, golden Buddha. Pero ito mga ka-TH ay brass. Hindi siya talaga gold. Brass lang. Though yung iba, may mga ganito sa kanilang bahay. Sinasabing para maging famous, sinasabing nakuha nila sa hukay. Ayan mga ka-TH. Yung Buddha, marami dito. Ayan, mga jars. Iba't ibang klase ng jars. Binibenta nila. Papansin nyo sa taas. Meron yung, ayan, different kinds of, Ayan, pwede nating sabihin na nahukay din. Mga ganyang style ba? Yung iba, nakuha daw sa hukay. Hindi naghahanap ng buyer. Ito mga ka-TH, pwede na nilang gamitin sa scam. So, huwag kayong magpaniwala kaagad sa mga sinasabi nila. Yun, Buddha sa loob. Pinasilip ko lang ito mga ka-TH. For the information of everyone, lalong-lalo yung mga baguhan na baka naniniwala kaagad sa mga nakukuha nila na sinasabi at gamitin sa inyo na scam. So yun mga ka-TH, additional information lang. Salamat and keep on subscribing mga ka-TH. Salamat.